Hello mga kaagri, hello world! Itong nakikita po ninyong plant na ito sa inyong harapan ay tinatawag itong serpentina. Paano ba ito natin magagamit at ano ba yung mga pwedeng gagawin ito sa ating mga buhay mga kaagri? Sasagutin lang po natin yung mga basic na mga katulungan po dito. Pero bago po yan, short ads lang muna tayo. Ads ba talaga? Introduction po. Again, here we are again, your friend Agritech Mix TV. Ano ba talaga ito? Ano ba ito talagang serpentina? Kasi well known na po ito all over the world. Serpentina po has been reported to be of the therapeutic value against various diseases, including na po dyan hypertension, intestinal disorders, eye diseases, cuts, wounds, splenic diseases, uterine contraction, headache, and skin diseases po. Yun po ang pwede niyang magamot mga ka-agree. Sinishare po natin sa inyo na bago po natin ito gamitin po ito, dapat alam natin yung mga pwedeng mangyayari sa atin. Alam nyo kung bakit mo? Kasi po itong serpentina po ay may side effect na rin. Yes mga ka-agree, meron po itong side effect. Ano ba itong pwedeng mangyari sa atin? Side effects can range from mild to serious and include nasal congestion. Ayan, nasal congestion. Stomach cramps. Ayun, pwedeng mangyari. Diarrhea, nausea, vomiting, loss of appetite, drowsiness, convulsions, Parkinson's-like symptoms, and even po coma. Pwede pong makomatos yung tao dito. Kaya po hindi po basta-basta na magtitake lang po tayo nitong serpentina po na wala po tayong basic understanding kung paano po ito gagamitin talaga mga langga. What disease can be serpentina cure? Ano ba kayang gamutin itong serpentina natin mga kadarling, mga kaagri? Marami po. Ito po ay tinatawag po kasing Rauwolfia serpentina. Is a safe and effective treatment po. Una-una po ang sinasabi dito, hypertension. The plant was used by many physicians throughout India in 1940s and then was used throughout the world in 1950s, including in the United States and Canada. Yun po mga ka-agree. Ito po ay based na rin po sa mga itong isi-search natin sa ating mga social media ngayon at saka sa mga naging experience na rin po ng mga doktor, mga kaibigan. Paano ba? Okay ba sa kidney? Serpentina was capable of producing highly detrimental effects in our in vitro renal cell system. Ayan po ah. These results suggest more studies are needed to investigate the safety of this dietary supplement in both kidney and other target organs system. Pwede po siya sa kidney. Pero nangangailangan pa po ng monitor studies at saka pag hindi po doktor ang nagbigay sa iyo ng mga kinakailangan mo, huwag na nating gawin. Pero maya-maya konti, may bigay tayo konting instruction sa inyo kasi po gumagamit rin tayo nito minsan. Yan po ha. The study further reveals that a dose of 28.2 mg per kilogram serpentina leaf extract showed significant reduction of blood sugar. Grabe, pati po blood sugar levels. Kayang pababain in hyperglycemic mice sustained after 3 hours and 24 hours post-treatment at 0.05 level of significance. Ginawa na yung studies na ganun na makakapag-lower talaga siya ng blood sugar sa atin. O, ibig sabihin po, sa may medyo ayan, diabetic na dyan, okay. Paano ba ito? Sa high blood kaya, pwede. For high blood pressure, sa mga adults po, 50 to 200 milligrams a day. Pwede sa adults po. This may be taken as a single dose or divided into two doses
Pwede pong i-separate dalawang doses, isa kunwari isang one part sa umaga, one part sa gabi, pwede. Pwede na rin single dose kung kaya ng lalamunan mo kasi po mapait po ito mga ka-agri, mga kaibigan. Children dose must be determined by your doctor. Dapat doctor po talaga ang mag-determine. Kasi mahirap na po pag nag-overdose kasi pwede pong ma-overdose kasi po sinabi na po natin kanina mayroon po siyang side effect. Eh baka imbis na makatulong makakapagpalala pa. Naku naman, huwag naman sana ano. Kahit po sa inflammatory, ayan ho. Serpentina is also known for its antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory, anti-proliferative, anti-diuretic, and anti-cholinergic activities. Ang dami talaga mga ka-friends. Pero please naman, bago po natin gamitin, research naman dyan mga kaibigan. Huwag basta-bastang padalos-dalos. Kasi narinig natin kay Mari, kay kumpare, ito, serpentina, okay na okay to. Abay, hindi po ganun lang kadali mga kaibigan. Kailan ba dapat iinumin to? What is the best time to drink serpentina? Sabi po ng studies, the typical dose is 600 milligrams a day. Taken about 1 hour before bedtime. Ang pinaka-okay po, gawin natin parang tea. Maya, sabihin natin konti lang, before bedtime. Since the use of serpentina or rauphilia results in the decrease of monoamine activity, those who take this compound should be monitored for the possible onset of depressive symptoms. Dapat po hindi yung padalos-dalos, pabasta-basta na lang na walang monitoring kasi po pwedeng ma-depress ang tao. Ayan mga kalangga. Kaya it's not that easy na ganun-ganun na lang natin yon. Ang ba itong pangalan niya sa English? Kasi po maraming nagtatanong. Ito talaga ay tinatawag na Rauphilia serpentina. The Indian snake root. Ayan, tinatawag rin siyang the Indian snake root. Devil pepper. Bakit siya? Kasi devil pepper, napakapait po. Or serpentine wood. Tinatawag rin siyang serpentine wood. Is a specific of flower in the milkweed family. Apocynaceae. Ayan. Patawad po, hindi po siya nung naintindihan. It is native to the Indian subcontinent and East Asia from India to Indonesia. Native plants lang po yan dun. Marami po yun dun mga ka-agri sa kanila. Parang ano na lang, parang natural plant na lang. Antibiotic rin ba kaya ito? Pwede bang maging antibiotic? Pwede po kasi eh. Sabi po si dito, serpentina has high concentration of reserpine. O yan ha. Reserpine which also exhibits antibacterial activity against human pathogenic bacteria. Kaya po, pwede. New antimicrobial drugs could develop from this plant. May ginawa na po. Elaborate research work is required to isolate the active principle from the root bark extract which may have even more potency. Yun na ha. Yung roots, mas potent to po siya. Mas may malakas po siyang active ingredient na talagang pwedeng magamit mga ka-agri. Sa mga diabetic person, sinabi na natin kanina, serpentina can be effective betters the carbohydrate and lipid homeostasis by either inhibiting fructose absorption in intestine or decreasing insulin resistance in fructose included type 2 diabetic mice. Pati pala yung type 2 diabetic. Ayan na po ha, ano lang po ako dito ng research. Tawag doon, nire-relay ko lang po sa inyo yung research. Lumalabas po dyan sa inyong mga harapan po pag nanonood po kayo ng ito mga ka-agree. Yung naging experience po natin dito sa headache, pwede po siyang magamot sa headache. Nag-test po tayo nito, gawin nating tea, pwede po natin itong gawing tea. Pero po pinapaunahan ko po kayo hindi po ito advisable sa mga pregnant. Yun po. Hindi rin po advisable sa mga babies, sa mga bata, or sa mga may malalalang sakit na hindi po
nakapagpunta mo na, nakapagkuha mo na ng doctor's advice. Kaya wag po. Pero sa mga mayroon dyan, malalakas yung katawan, okay naman, pwede po siya natin gawing tea kung mayroon po tayong headache, makukuha po niya. Yung na-test po natin ay maglagay lang po tayo nitong 3 leaves. 3 leaves po sa isang cup of hot water po. Pwedeng-pwede na po maging tea. Hanggang kaya mo yung pait niya. Kasi po tinatawag nga itong devil pepper. Kasi po sobrang pait po itong serpentine na mga ka-agree. Kaya yan lang po ah. Pero the best time is before bedtime po tayong gawing tea po yan. Para po talaga makapagdulot sa atin ng tamang kalusugan sa ating mga katawan. But then, I am not advising you kasi po hindi naman tayo doktor. Pinapaliwanag lang po tayo natin sa inyo, hindi po tayo doktor talaga. Ini-express lang po natin, nag-relay lang po tayo ng pwedeng mangyari bago natin itong inumin or gamitin po itong serpentina plant. O sige po ha, maraming salamat. This is once again your friend Agritech Mix TV here. Nagpapasalamat po sa inyong palaging panunood at saka yun na po, nagsishare lang po tayo ng mga benefits po talaga sa ating kalusugan at sa ating mga kaibigan dyan. Once again, bye-bye na ha. This is your friend once again. Sinasabi po natin sa inyo, God bless you all always and may the Lord bless us always and guide us. Thank you so much. Bye-bye once again. Mabuhay ang magsasakang Pilipino.